Kasal ang pinakamasayang araw para sa dalawang nagmamahalan. Well, puwera na lang kung may umeksen ng bitter ex na hindi makamove on. Nagbabantang paghihiganti at may binabalak pang palit, baby? Naku, grabe naman yan! Sundan natin ang kwento dito lang sa Tadhana. I love you, Rhea. Mahal na mahal din kita, Crisanto. Elvira? Elvira, hindi ka imbitado rito! Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako pumunta para makisaya. Guards! Elvira, lubayan mo na kami. Hindi ako papayag na maging masaya ka sa piling ng haliparot na to. Mga agaw ka, Rhea! Ahas ka! Hindi ako ahas, Elvira. Dalawang taon na kayong wala ni Crisanto nung naging kami. Kaya wala akong inagaw sa'yo! Kung hindi ka sana umeksena, dahil sana nagkabalikan kaming dalawa! Matagal na ako nagtitimpi sa'yo! Tama na! Tigilan mo na kami. Si Rhea mahal ko, hindi ikaw. Tingnan ko lang kung mamahalin mo pa rin siya kapag hindi na ganyan ang itsura niya! Minahal mo ba si Elvira? Hindi naman ako magpapaipokit o lang sabihin kong hindi. Pero nung malaman ko na pera lang ang habol niya sa akin, maayos na ako nakipag-iwalay sa kanya. Grabe yung galit niya sa atin, Crisanto. Natatakot ako. Huwag mag-alala. Mahal na mahal kita. Oh, alibig muna tayo. Igas kasi ng ulo mo eh. Tandaan mo lagi, ang langaw, kagaya natin, kahit tumuntumpe sa likod ng baka, langaw pa rin. Ikaw lang yun. Balang araw, may higitan ko rin yung mga hayop na yun. Pangarap ka ng pangarap ang gusto. Pero sa ngayon, ako lang para sa iyo. I'm really sorry po, pero may butas po sa puso si Baby. So, kinakailangan niyo po ng malaking halaga para maoperahan po natin siya pagkapanganak po ninyo. Ah, excuse me lang ho. Bakit kailangan ako pa yung magkaroon ng anak na may sakit? Anak! Hindi na ba matatapos tong kamalasan ko? Shh. May awa ang Diyos. Kung may Diyos man,
Napakadaya niya. Wala na siyang binigay sa akin na hiniling ko. Huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan na maoperahan ang anak mo, ang apo ko. Kahit mamahutang pa ako. Nay, di ba pareho kami ng kabuanan ni Rhea? Ako na ang gagawa ng paraan para makontrol ang kapalaran ko at ng magiging anak ko. Anong pinaplano mo? Sige pa, Iri, pa. Baby mo. Mauna nga po ako. Crisanto? Eh? Ang anak natin. Hindi siya humihinga. Sandali, sandali. Nurse! Nurse! Kasalanan ito sa Diyos eh. Nay, mas kasalanan sa Diyos kapag pinabayaan kong mamatay ang anak ko. At saka, Nay, ngayon ang naipagpalit na natin ang mga anak namin ni Rhea, hindi ko lang maliligtas ang anak ko. Makakadampi pa ako kung nakrisanto. Alika na. Apo! Ano bang kursong plan mo po niyo? Gusto ko maging teacher na. Aba! Kayang-kaya mo! Matalino yata ang apo ko, di ba? Ano yan? Nay, application form po para sa kolehiyo. Bala ko po sana mag-enroll sa pasukan. Hindi ko alam kung matigas lang talaga ang ulo mo o bobo ka eh! Nay! Nay, huwag po, Nay! Sobra ka na! Nay! Sino nagsabi sa'yo na magkukulehiyo ka? Ha? Ambisyosa ka? Nay! Sabi ko sa'yo, dagdag gastos lang yan eh! Nay, may balak po ko. Mag-working student po ko para meron po kong pantustos pag-aaral ko. At ano? Nay, wala po kayong kahit anong gagastos eh! Ano? Hindi ka tutulong dito sa gastos sa bahay? Ha? Nay, kaya nga ako gusto ko mag-aaral pa kapag tapos para po sa inyo ni Lola. Para meron pong magandang buhay. Magtatrabaho ka! Kung magtatrabaho ka! At ibibigay mo sa akin lahat ng kikitay mo na intindihan mo ko! Ha? Sabina! Sobra ka na! Kulang pa nga yan sa pagpapalaki ko sa'yo eh! Magsama kayo maglala! Tama na nga! Bakit po ba gano'n sa akin si Nanay? Simula maliit pa lang po ko gano'n na po yung pagtatrato niya sa akin. Palagi po siyang galit sa akin. Ano po bang kasalanan ko, Lola? Alam ko yon. Anak, wala kang mali. Ito lang. Tandaan ko lang. Mahal na mahal ka ng Lola. Ano man ang nangyari nandito, ah. Ipaglaban kita. Huwag ka na umiyak. Hindi ko gusto tulutunin. Lola,
Ano? May balita ka na ba sa anak mo? Wala akong balita tungkol kay Nadine. Alam ko lang Nadine ang pangalan niya. At alam ko rin na dinala siya sa Amerika para doon ipagamot at saka palakihin. Anak mo rin naman si Isabella. Hindi. Si Nadine lang ang anak ko. At si Isabella, yung pagpapahirap ko sa kanya, yun ang ganti ko, kina Rhea. Oh, kayo nang bahala dito, ah. Finish yung buta, ah. Sige. Tingnan mo ginawa mo sa dress ko! Nadine? Nadine? Ano ba yan? Sorry ho, Ma'am Nadine. Ang bobo mo! Nadine, ano ba yan? Ma, itong, alika nga dito, itong estupidang to, di mo yung ginawa sa dress ko? Binasa! Tama na yan, tama. Sige na, pumasok to kayo. So, nabunggo mo si May kasi pupuslit ka na naman. Saan na naman napunta mo? Pupunta ako kay La Sophie, makikisleepover ako ron. May gagawin kaming project. Sleepover na ganyan ang suot mo? Nadine, 3 months pa lang tayo nakaka-uwi from the States. Wala ka nang ginawa kundi magbarkada at party. Baka nakakalimutan mo yung sinasabi ng doktor. Alagaan mo yung health mo. Ma, ang dami din ang sinabi. Magdi-dinner din naman kami. Sabihin niyo lang kung ayaw niyo akong paalisin dito at kung gusto niyo ako gawing prisoner kasama ang mga stinking cows and the dirty peasants. Nadine! Tama na, huwag na kayong magtalo. Eto ah, basta mag-update ka sa akin every hour, okay? Yes, Dad! Thank you, Dad! Bye! Be good, ah! Bye, Mom! Yes, Dad! Stay safe, ah! Yes! Bakit? Kinukonsente mo yung anak mo, kaya lumalaking spoil. Muntik nang mawala yung anak natin ang dahil sa sakit. Gusto ko lang bigay sa kanya lahat. Sige na. Maliga. Toy, kahit anong trabaho tatanggapin ko. Di na ako totoy, no? Baka nga mas matanda pa ako sa'yo, eh. Tsaka, hindi ako yung masusunod dito. Trabahador lang din ako. Sino ba pwedeng kausapin? Ayan. Ano, mami? Ayan, sakto sina Mama Sir. Sila yung may-ari nitong farm. Tulong namin sa'yo, Iha. Ulang sandali, ayan ho, Ma'am Rhea. Kulit-kulit. Kanina ko nga po pinapalabas eh. Sabi ko nga ho na wala na bakanteng trabaho dito sa farm. Ma'am Sir, parang awa niyo na ho. Mag-iisang linggo na ho kasi ako naghahanap ng mapapasukan. High school lang po yung natapos ko, pero masipag po ako, tsaka mabilis matuto. Mom, Dad, paalisin na natin siya. Sinasayang niya lang oras natin. Sorry po, Ma'am. Sige ho, pasensya na ho sa abala. Kailangan pa natin ng extra hands sa dairy farm, hindi ba, Crisanto? Yes, Iha.
Handa ka na ba magtrabaho sa gatasan ng baka? Ay, opo, kahit ano pong trabaho. Ah, sige. Hero, turuan mo si... Isabella po. Isabella. Oh, Hero, ikaw nang bahala. Salamat po, ma'am, sir. Sige po. Swerte mo. Kung sa akin lang, di obra yung ganda lang. Naku, Hero, hindi ko sasayangin yung tiwala sa akin ng mga amo natin. Tsaka magsisipag talaga ako, no? Mukhang mababait sila, eh. Sobra. Malayo sa ugali nung anak. Nagtagtag pa kayo ng pabigat? Mamaya malikot yung kamay niyan. Mukhang mabait naman yung bata. Bigyan natin siya ng chance. Oo nga. Kung matatagal siya. Naku, sa linya pa lang, walang duda. May pinagmanahan talaga itong si Nadine. Kakayanin kaya ni Isabella ang mga pang-aapi sa kanya? Basta, ganun lang yung gagawin mo, ah. Tsaka, ang galing mo, ah. Mukhang hindi mo na ako kailangan agad. Uy, kailangan pa kita, no? Talaga? Oo, I mean, kailangan pa kita. Siyempre, tutulungan mo ako. Ikaw nagtuturo sa akin, di ba? Oh, gusto mo ba ng merienda? Sige. Kuha lang ako, ah. Antayin ka na dito. Sige. Wow naman! Ang galing mo, ha? Bes mo matuto. Ay! Mukhang marami ka nang natututunan dito sa farm. Mabait po kasi yung mga tao dito, Ma'am Nadine. Tsaka tinuturuan po nila ako ng mabuti. Tinuro din ba nila sa'yo na pagkakuha mo ng gatas mula dun sa mga cow, iinumin mo agad para man-check mo yung quality? Ho? Eh, ang turo po kasi sa akin, kailangan po muna lutuin yan. Kasi po magkakasakit yung iinom. Inumin mo. Po? Eh, madumi pa po yan eh. Inumin mo. Ma'am Nadine! Inumin mo! Please po! Ma'am! Inumin mo! Inumin Ma'am mo! Nadine! Inumin mo! Tama na inumin po! Mo! Nadine! Tingnan mo ang ginawa mo! Amo mo ako tapos di mo ako sinusunod, ha? Bakit? Tuturuan kita ng leksyon, ha? Pag sinabi ko inom, inom! Yan ang bagay sa iyo, Isabella! I know your kind. Alam ko, inuhututan mo lang magulang ko! Nadine, itawad mo! Nadine! Inumin mo! Isabella! Stop that! Isabella! Anong ginagawa mo kay Isabella? Eh kasi naman, ma, tignan mo, tinapon yung product natin. Kukunin ko ninyo kasi ito, walang alam. Sisantihin nyo na yan! Nadine! Ma'am, huwag niyo po ako sisantihin. Wala namang po akong kasalanan eh. Pasensya ka na sa anak ko, ha? Ang bata mo pa kasi para magtrabaho. Bakit ba gusto mo magtrabaho? Gusto ko kasi tulungan yung nanay at lola ko. Tsaka nag-iipon po ko ng pampaaral. Gusto ko kasi talaga makapagtapos. Ganun ba? Kung gusto mo, lahat ng estudyante dito sa farm, kami nagpapaaral ni Crisanto, katulad nito si Hero. Basta ba nagagampanan yung tungkulin dito sa farm at hindi bumababa ang grades? O tahan na, hindi naman kita pinipilit kung ayaw mo. Ay, hindi ho. Naiyak po kasi masayang-masaya po kasi gustong-gusto ko po talaga mag-aral. Alam mo, mabait ka at masipag ka. Malayo ang mararating mo. Salamat po sa inyo ni Sir Crisanto. Pagbubutihan ko po yung pag-aaral ko. Kulang isang dali sa yakap mo at halik kahit na kay tagal sa'yo ay maghihintay. Ma'am Nadine! Ma'am Nadine, tama na po! Sorry. Bago ko pa
naming classmate, no? Diyan kasi nakapwesto yung basurahan dati. Ang kapal din naman ang mukha mo na mag-aral dito, no? Ay, mukha naman wala kang alam. Nadine, tama na ho yan! Shut up! Isa ka pangalinta! Wala naman kayo ibang ginawa kundi humuthot ng pera sa mga magulang ko. Ma'am Nadine, inagtatrabahuan naman po namin ng maayos yung kinikita namin sa farm. Dami mong sinasabi! Nadine, ano ba to? Hero, ano bang ginawa mo dito at gigil na gigil na naman to? Hindi ko alam, Andre. Wala naman akong ginagawa ni Isabelle. Nadine, pwede ba bumalik ka na sa upuan mo? At sino ka para utusan ako? Di ko alam. Pero ako ba yung tinutukoy mo sa restroom? Nadine loves Andre. Ano? Wala kang pruweba? At if sabihin kong meron. Good morning, class! Good morning. Good morning. Sit down. Before we begin, quick announcement. The student who will be representing our school paper for the editorial writing contest would be Isabella Reyes. What do you mean, ma'am? When I transferred to this school, pinakita ko sa inyo lahat ng achievements ko from my previous school sa States. Ako ang dapat nakasali sa contest. I'm sorry, Miss Bermudez, pero si Isabella ang nagustuhan ng panel na may mas magandang naisubmit na editorial piece. You'll just have to do better next year. Isabella, congrats, ha? Salamat, Andre. Isabella! Tulungan mo nga ako dito sa mga pinamili ko! Isabella! Wala dito! Ha? Eh di ba ganitong araw? Half day lang sa trabaho yun, Nay. Sa eskwela. Eskwela? Ang ibig ko sabihin, baka inutusan siya na amo na. Hindi, Nay. Nadulas ka eh. Sabi mo eskwela eh. Di ba hindi ko nga yung pinayagan na mag-eskwela, Nay? Eh, wala namang masama kung paaralin siya ng amo niya eh. Wala naman tayong gagastusin ni isang pusing. Eh, naman eh, bakit palagi mo nalang kinakampihan yan? Hindi naman natin siya kadugo. Gusto ko lang nga yayitabo nung binigay ko yung anak ko doon kina kay Santo eh. Naisip ko lang kasi na siya yung pangganti ko sa kawalang niya nung mag-asawa na yon. Yan, tama ka. Sa lahat ng oras, napunta. Sige! Sabena, Piro. Ito na kayo. Hindi na, Andre. Maglalakad na lang kami. Pero na lang kung gusto mo, Sabela. Kahit ano? Wisit ka talaga sa bahay ka! Uy! Ma'am Nadine! Ewan ka naman sa bahay, Evan! Hindi na po yan! Wisit ka! Ikaw ang wisit sa buhay ko! Nadine, ano ka? Mama! Mama! Dapat sa'yo mawala sa buhay ko! Mama! Nadine! Ano ba? Nadine! 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 Ano ginagawa mo kay Isabella? Ano ginagawa niya rito? Sinundo ka namin dahil kakain tayo sa labas. Ikaw, ano ginagawa mo kay Isabella? Bigla na lang sinugod ni Mama Nadine si Isabella. That's true, Tito and Tita. You don't understand me. That girl is a pest! A parasite! Ay! Ano yun? Sina! Hoy! Ba't pa'y nagtutulungan niyo yung anak ko, ha? Ako lang pwede umapin dito! Elvira? Anak ko si Isabella. Nagtatrabaho siya sa farm namin. Magkakilala kayo? Siya ang anak niyo? Ayan! Saan daw nahuhuli ang isda? Eh di sa bibig, saan pa ba? Mabuking na kaya ang katotohanang itinatago ni Elvira?
Itutuloy natin ang kwento sa susunod na Sabado dito lang sa Tadhana. Ah! Ano nangyayari dyan? Anak? Mom! Anak? Tulungan niyo! Tulungan niyo po! Ano nangyayari? Pinapatay niyo po! Dito sa loob ng freezer na to, may table dito. Nandun yung logbook ni Daddy, kaya kunin mo. Dito po sa loob? Tulong! Tulungan niyo! Hindi ako makahinga! Para magkaroon ka ng magandang buhay! Lahat na ng hirap, dinanas ko dahil ako ang tunay mong ina! Ano yun, Elvira?